welcome back sa akin channel. So for today ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ng KineMaster. So meron akong video about sa KineMaster kung paano siya i-download ng without the watermark. So I will put the links into the description box below kung hindi nyo pa siya napapanood. So for this video ay tuturuan ko kayo kung paano siya gamitin at kung ano yung mga pictures ng KineMaster. So i-divide natin siya guys sa 5 videos kasi kung ilalagay ko siya ngayon sa isang video ay baka abutin tayo ng mga 25 to 30 minutes. So baka mamaya ay ma-board naman kayo. So i-divide ko siya as per dun sa mga features na meron ang KineMaster. Tsaka para talaga maunawaan nyo at talaga maituro ko sa inyo ng maayos, kaya i-divide ko siya sa 5 video. So guys, let's start! Pag binuksan nyo ang KineMaster guys, ay ganito ang makikita nyo. Meron siyang KineMaster Asset Store. Tapos yung nasa gitna ay yung may plus sign. Ayun yung mag-edit na kayo ng video. At yung pangatlo naman ay yung may nakalagay na YouTube logo. So doon yung i-upload yung video nyo. So start tayo sa plus sign. So select aspect ratio. Meron siyang 16 by 9, 9 by 16 and 1 by 1. So dito tayo sa 16 by 9 kasi ito yung ginagamit sa pag-edit ng video. So i-open lang natin siya. So guys, dito ang makikita nyo, kaya gusto ko siyang i-divide sa 5 na video kasi may media, may layer, may voice, may audio, at yung huli ay yung export kasi marami siyang laman sa loob. So it will take time para ma-explain ko siya ng isang video kasi baka mamaya ma-board nga kayo dahil sobrang haba. So first ay dito tayo pupunta sa media. So sa media guys, ito yung media browser nyo ng phone nyo. So dito makikita nyo yung mga photos nyo tsaka mga videos nyo. So meron din dito libre sa KineMaster yung background. Sa background ayan, meron silang binibigay na color na mga background settings. Dito, ito yung para sa mga video or sa mga photo nyo na gusto nyong lagyan ng background. So tayo ang i-edit natin ay video, isang video. Ito yung nag-swimming kami dati. So ito, ayan yung i-edit natin. Then press OK. So guys, nakakuha na tayo ng video na i-edit. But before that, ay i-explain ko kung ano itong mga nasa kaliwa. So ito yung mga nasa kaliwa. Makikita nyo yung parang merong clockwise or counterclockwise, backward or forward. Ito kasi yung pag pinindot nyo to, ito yung backward. Yeah, yun yung ginawa nyo before. Ayan. Matatanggal siya kasi yun yung ginawa ko, 'di ba, yung maglagay ng ano ng video. So ay kumbaga parang yung backward, yun yung ginawa ko. So yun yung makikita nyo. Then dito tayo sa isa, yung forward. Ayan, nabalik yung video. So for dito hangga't ang maganda kasi dito, kunyari meron kayong nalimutan or hindi nyo akalain na meron pala kayo na delete, tapos dapat pala hindi nyo i-delete. So dun lang kayo pupunta dyan sa dalawang yan. So meron dito ay yung project settings. Dito guys, wala akong ginagalaw dito dahil ayoko kasi na masira yung settings na ibinigay sa akin ng KineMaster. So hinayaan ko lang siya dyan para kung ano siya nung nakuha ko, ganyan siya, hindi ko siya binabago. And next ay ito yung yan, yung parang ipapakita sa inyo kung ano yung mga na-layer nyo na video para do sa pag-play nyo kapag marami na siyang layer, kung nakailang layer na kayo guys. Yan yung parang buong screen makikita nyo. Pero hindi ko na yan, hindi ko masyadong ginagamit yan guys. Kasi pwede ko naman din siya makita dun sa normal na pag-e-edit. So balik na tayo. So i-click natin siya guys. Kapag nakita nyo na nag-yellow, ibig sabihin yun yung ina-edit nyo. So makikita nyo dito sa taas ay merong parang scissor, tapos meron parang square at yung sound. So dun muna tayo sa may scissor. Ito yung trim
/split. So dito guys, ito yung mga ititrim nyo na clips na ayaw nyo. So pwede nyo siyang itrim dito sa may left side, ayan. Tapos pwede nyo siyang itrim dito sa may right side. At yung split at playhead, yung split at playhead ay yung pagdi-divide nung pag-split nung video nyo, kasi meron mga video na nasa gitna na ayaw nyo. So dito sa split at playhead, pag ginawa nyo siya, madi-delete nyo. So split playhead, so kunyari dito sa split playhead ayaw ko dito sa may unang video, dito ayaw ko dito. So ang gagawin ko dyan, pag na-split at playhead na, ititrim to right ko na siya. So yun yung split at playhead. Ayan, i-back natin. Next ay yung extract audio. Yung extract audio naman guys, pag kinilik nyo yan, ay yung audio ay masi-separate dun sa video. So ginagamit yan guys kasi minsan kapag gusto nyo na mag voice over, o kaya meron kayong gustong itrim dun sa may video, kaya ine-extract nyo siya, tinatanggal nyo siya dun sa video. Ang next naman guys dito sa trim and split ay yung split and insert frame, insert freeze frame. So ito naman guys, i-split niya yung video, tapos yung huli na photo ay gagawin niya na, ay yung pag ini-split niya guys, yung huli na picture or yung scene na makikita nyo ay i-freeze niya yan. So i-try natin ha. Ayan, katulad yan, split and insert freeze frame. Yan, please wait and capturing. So kasi dito sa may unang, dito sa video na to, ito yung huli. So nung nag-capture na siya, ito yung lumabas. Ayan, na-stop siya. So kung ipe-play natin siya guys, i-mute ko lang to guys kasi maano yung sound. So ganito lalabas yan. Video, tapos yung ini-split nyo na freeze. Ayan. And yung video ulit. So yun yung split and insert freeze frame. So tapos na tayo dito sa may stream and split. Dito naman tayo sa may gitna. Yung gitna naman ay tinatawag na cropping. So dito guys, merong start position and end position. Tapos sa kanan makikita nyo merong equal sign. So ano ba yung equal sign na yan? Yung equal sign na yan ay ito yung position ng video nyo from start to finish. Pero kung ayaw nyo naman, kunwari ayaw nyo ng equal, gusto nyo sa start ng video nyo, yan, siya lang ang kita. So mag-umpisa ang video nyo sa kanya, then may end siya na kasama ako. So let's see. Nakita nyo guys, dun sa unang video ay siya, then naging kaming dalawa. So kung gusto nyo naman na equal siya guys, so simula start position hanggang sa dulo, siya lang ang makikita. Tingnan nyo. Ayan. Diba? Yun yung cropping. Yun yung nagagawa ng cropping guys. Next naman guys ay itong audio, yung volume. So dito sa volume guys, ito yung volume nung video nyo. So kung gusto nyo ng mas malakas, meron siya hanggang 200%. Yan, makokontrol nyo siya dito. Gusto nyo 20%, 30%, 100%. So pag kinilik nyo ito, yung sound ay makikita nyo ay naka-slash. Ibig sabihin, naka-mute yung video nyo. Naka-mute siya. Yan. So gagawin ko siyang mute kasi nag-edit tayo, dahil baka mamaya pag play may ingayan kayo. So ito naman ay yung F, yun yung F nung F
effects nung video nyo. 0%, meron negative, may 0.95. So, ako lagi kong naka 0% yan. Tapos, kapag ine-edit ako ng volume at nakita ko na mahina yung aking voice, ang ginagawa ko ay pinipindot ko ang compressor. So, sa compressor, bigla siyang lalakas. So, hindi na kailangan ko pa na i-mag-add ng percentage sa volume. So, automatic yung compressor, pinapalakas niya yung boses. And then, dito naman ay ito yung sa left and right, kung yung right na sound, left na sound. So, wala akong binabago dyan, guys. Ganyan lang ang volume ng aking mga video. So, guys, nandito na tayo sa may clip graphics. So, dito sa clip graphics, guys, ay meron dito na mga naka-free na siya na graphics para doon sa video nyo, doon sa clip nyo. So, yung pag na-download nyo yung KineMaster, meron silang free yung basic title effects, more title effects, may powerful sentimental travel activity. So, dito tayo, try natin yung basic title effects. So, kunyari, gusto nyo maglagay ng title sa video nyo. Click nyo lang. Yung first line, lagay natin ay swimming. Ay, sorry. Then, yung next line naman, lagay natin, kunyari, kung saan tayo nag-swimming sa Laguna Water Park. Okay. So, ayan na siya, guys. Bali siya yung parang naka-ready na siya na title, or kung gusto nyo yun yung gawin nyo na pag sa pag-edit ng video. Kunyari, meron kayong cooking video, pwede nyo dyan ilagay yung recipe nyo. Pwede nyo rin baguhin yung kulay, gusto nyo itong green, tapos yung isa naman na back lane nya ay peach. So, magiging ganyan siya, guys. Ayan. Kaya hindi ko to, bihira ko lang siyang gamitin. Ginagamit ko to kapag sa photo, hindi sa video. Kasi sa photo, pag gumagawa ako ng mga recipe yan, naglalagay ako ng mga ganyan, yung mga clip graphics. So, pag kasi ang ano dito, guys, hindi nyo siya may edit yung ano, yung font, hindi nyo siya may edit. Ay, yung font may edit nyo, pero yung positioning hindi nyo may edit. So, talagang ginawa siya para mas madali para sa atin na naka-ready na yung mga effects. So, ganyan siya, guys. Pag pinilay nyo, ayan. Ganyan siya. So, yung unang video natin, nilagyan natin ng clip graphics. Tapos yung pinisplit ko siya, yun naman wala, para makikita natin kung ano yung nagnangyari sa video natin. Speed control. So, itong speed control, guys, ay pwede to para ma-pass forward yung video, para medyo kengkoy-kengkoy, and then yung kung gusto nyo yung parang merong mabagal na video. So, ang gagawin natin ay pass forward. So, up to 2 times, meron siya pa nga up to 8 times na bilis ng video nyo. So, meron din siyang 4 times and then 1 time. So, dito tayo sa 2 times. Tingnan natin, guys. Okay. Then, play. Diba? Bumilis siya. Tapos, pwede rin siya na mabagal. Until 0.25x. So, i-play natin. Ayan, super bagal naman yan, guys. Yan ang speed control. Dito sa speed control, guys, merong mute audio. So, pag pinares nyo yan, ibig sabihin, naka-red siya, naka-mute yung video nyo. Pero pag ganyan, hindi naka-mute yung video nyo. So, ako kasi kanina, di ba, minute ko, kaya wala siyang sound. So, pag pinares nyo siya ulit, yan, mamimute na yung video nyo. So, tapos na tayo sa speed control. Next, guys, ay dito tayo sa may rotate and mirroring. So, dito ay mirroring and rotate.
So ito ay yung video nyo or yung photo nyo mapupunta sa kanan or sa kaliwa, yung tao yung gusto nyo pagbaliktarin, tas upward and downward. So dito tayo, try natin. Ayan, nandun ako, diba? Napunta ako sa may kanan, kanina nasa kaliwa ako. So ayan, so lipat natin siya, punta natin, lagay ako sa kanan, then pwede nyo rin siyang upward and downward. So sa rotate naman, counterclockwise and clockwise. Ayan guys, yan yung rotate and mirroring. So next naman guys, after ng rotate and mirroring ay ang color filter. Itong color filter ay madali lang to guys, kasi di ba sa mga Instagram, sa mga photo editor, meron na yan yung color filter. So ito ay marami siya guys na pagpipilian na kulay na filter dun sa video nyo or sa photo nyo. Ayan, meron black and white. Ayan. Yan para lumiwanag. Yan yung palagi kong ginagamit sa mga video ko, yung para lumiwanag. Tapos kung gusto nyo naman yung parang lumang style, ayan. So ito yung pipindutin natin, yung sa color filter. Ayan. So next naman ay yung color adjustment. Kung hindi pa ako na-satisfy guys sa color filter, gumagamit ako ng color adjustment. Dito sa color adjustment, pwede kayong mag i-play kung ano yung gusto nyo talaga na color ng video nyo. So up, yun yung parang yellow na yung kulay nyo. Tapos ayan, tapos ito mas bright. So yan yung ginagamit ko guys kapag ine-edit ko yung color, kasi minsan di ba madilim minsan yung mga video. So sa tulong nitong color adjustment, matutulungan ka niya para ma-correct yung color kung gusto niyo mas lumiwanag yung video nyo. So I will leave that way. So next naman guys ay yung volume envelope. So dito sa volume envelope guys, ginagamit to kapag gusto nyo na yung ibang part ng video ay mahina, tapos yung ibang part naman ay malakas. So let's say dito sa bandang gitna na to, gusto ko medyo mahina yung volume. So maglalagay ako ng plus sign para yun yung unang tanda na dun ko dun yung mag-less yung voice. So dito sa susunod, maglalagay ulit ako ng tanda. Then after, hanggang dito gusto ko kunwari yung voice ay medyo mahina. So maglalagay ako niyan. Yan, yan. Then babalik ako dun sa pangalawa. Hihinaan ko siya ng 50%. Yan, until dito. 50%. Ayan. So yan yung volume envelope. Makokontrol nyo yung lakas kung saan nyo gusto yung mas malakas yung boses at kung saan nyo gusto yung mas mahina yung boses para makapag voice over kayo o makapaglagay kayo ng audio. So pakinggan natin guys. Lagyan ko muna siya ng sound kasi naka volume mute siya. So pakinggan natin. So ayun guys, kung narinig nyo dito sa may bandang gitna, humina siya. So yun yung nagagawa ng volume envelope. After ng volume envelope ay ang audio filter. So yung audio filter, ito yun ay masaya yan guys, yung audio filter. Kasi dito sa audio filter, mababago yung boses nyo. Pwede siyang maging chipmunk, robot, deep, tsaka modulation. So pakinggan natin kasi nakakatuwa to, yung pag gusto nyo magkengkoy-kengkoy sa video nyo. So ito yung gagawin nyo para mabago yung boses. So kung kunyari gusto nyo baguhin yung boses dito sa may kabilang side, so i-split natin siya. Then punta tayo dito. So ito kunwari yung babaguhin natin ng
audio filter. So, pakinggan natin guys, ha? So, yun yung audio filter. So, guys, edi, yan yung mababago yung boss nyo. So, for this one, sa pag-edit, gusto ko kunwari chipmunk yung video na yan. So, chipmunk ang gagamitin ko. Then, okay. Next naman, guys, ay ang last dito sa may media ay ang bignet. Hindi ko alam kung bignet yun or bignet. So, ipapress nyo lang siya. Ang nagagawa naman nito guys ay yung video nyo ay parang merong effects na itim yung side, yung parang yung shadow. So hindi ko rin yan ginagamit masyado at minsan lang. Siguro sa iba kong mga video, nagamit ko siya once. So hindi ko pa siya ulit na ulit kasi ayoko nung parang madilim yung video. Kaya hindi ko siya ginagamit. So for the sake of this video editing, gagamitin natin siya. Para makita talaga natin na nagamit natin lahat. So that's it guys, ang part 1 ng ating ang pagturo ko sa inyo ng KineMaster, yung media. So far ang nagagawa natin ay i-check natin dito sa una, naglagay tayo ng effects, clip effects, tapos dito yung na-edit natin yung nag-color filter tayo, tapos dito naman ay yung nabago yung, tsaka dito pala yung audio rin na bago, binago ko. Tapos dito naman naglagay tayo ng bignet. Sa susunod na video guys, ay ituturo ko naman sa inyo ang layer. Muna ang part 1 ng ating video. So, sa uulitin ulit guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!